Isa ka ba sa mahilig sa candy na ito? Alam nyo bang isang action star ang lalong nagpasikat dito? Kilala nyo ba siya? Sa kanya lang naman isinunod ang pangalan ng sikat na brand na candy na Max Menthol Candy, na sa ngayon ay mabibili pa sa mga sari-sari store. Sa mga hindi pa nakakakilala, siya si Max Alvarado, isang aktor, dancer at singer, na kilala at tumatak sa mga kontrabidang pagganap sa pelikula noong kapanahunan. Ano nga ba ang tunay na nangyari sa ating tampok na bidang kontrabida? Sa kanyang pagiging magaling na aktor, at sa kanyang personal na buhay, hindi na natin papatagalin pa kung saan may kaalaman at matututunan. Walang iba kundi dito sa Pinoy Wisdom. Siya si Gavino Maximo Teodosio, o mas nakilala sa screen name bilang Max Alvarado. Siya ay ipinanganak noong February 19, 1929, sa Maynila. Ang kanyang mga magulang ay sina Gonzalo Teodosio at Maria Maximo. Ikinasal siya kay Esther Hugo, at nabiyayaan sila ng 7 anak. Katulad ng mga mapupusok na kabataan noon, ay naging miyembro din si Max ng isang pangkat o gang sa kanilang lugar noong kanyang kabataan. Dala na rin siguro ng kanyang taglay na palakaibigan. Iba't ibang uri ng trabaho ang pinasok ni Max, kaya naman iba't ibang lugar ang kanilang tinirhan noon. Taong 1948 nang maswerte siyang makapasok sa mundo ng pag-arte sa pelikulang Halik sa Bandila sa pagganap sa maliit na role. Kasunod nito ay madalas na siyang mapasama sa mga maaksyong pelikula, at kalaunan ay nabigyan ng mga kontrabidang pagganap sa ilalim ng Premier Production, Larry Santiago Productions, at People's Picture. Lalo siyang tumatak sa manunod dahil sa husay niyang pagganap sa pelikulang Ang Sawa sa Lumang Simboryo noong 1953, kung saan naging nominado ang ating kontrabida sa kategoryang Best Supporting Actor ng FAMAS. Sa kabila ng kanyang nakakasindak na istura at kontrabidang mga pagganap sa mga pelikula, ay napabilang din ang ating bida sa iba't ibang leading at supporting role, kabilang na ang 1967 film, na kung saan ang kauna-unahang pelikula na kanyang pinagbidahan na pinamagatang Alias Chain Gang. At alam nyo bang gumanap din ang ating bida bilang binabae, oo tama ka ng dinig, o sa madaling salita, ay bakla o backing karakter sa 1978 film na pinamagatang Gorgonia ang kanyang ginampanan. Nagkaroon pa siya ng 5 nominasyon sa Pumas bilang Best Supporting Actor, at noong 1971 ay pinalad niyang naiuwi ang tropeo sa pelikulang Ang Kampana ng Santa Caitria, at nang dahil din sa kanyang kahusayan sa mga pagganap ay naging nominado rin siya sa FAMAS bilang Best Actor sa pelikulang Tatak Sacramentos noong 1998. Pero sa kabuuan ng kanyang karera, alam nyo bang, ang mas tumatak talaga sa mga manunood ay ang kanyang pagiging kontrabida, lalong-lalo na sa mga pelikula ni Fernando Poe Jr. At ito ay ang pagganap niya sa hindi malilimutang kontrabidang karakter sa pelikulang Panday na si Lizardo. Hindi talaga matatawaran ang kanyang ambag sa pelikulang Pilipino, at hindi na ito malilimutan ang kanyang mga tagahanga. Noong 1997 sa edad na 68, ay tuluyang namaalam ang ating bida dahil sa sakit sa puso. At dito na po magtatapos ang ating kwento sa ating tampok na bida. Kung nagustuhan niyo po ang aking kwento, ay mangyari pong mag-subscribe po lamang at i-click ang notification bell para may update po tayo sa mga bagong kwento o kaalaman na nais kong ipamahagi sa inyo. At kung may suggestion po kayong kwento na gusto niyong ipalabas ko sa aking channel, ay maaari po lamang pakitype sa may comment section sa baba. At hanggang sa muli po nating panunood, dito sa channel na may kaalaman at may matututunan. Walang iba, kundi dito sa Pinoy Wisdom.